ang sagot ko. IFM ang ginaya yung Honesty Store, mga idol, ni Wilfredo Perlas. Oo, na nasa Cavite. Kumikita ng malaki everyday, 1,000 plus. 1,400 per day. Oo, wala daw nauubos. But anyway, welcome back. Ito na nga, mga idol, pwede nyo nang i-text ang inyong mga sagot. 0939-706-2816. Open na po ang linya natin. That's 85-84-55-45. Or 0916-897-5365. Live na rin po tayo. Setting Facebook, IFM 93.9 Manila. At eto na nga, Reyna Ivana, ang kasagutan ng ating mga idol. Kaya nalimas ang Honesty Store ni Mang Kanor. Oo, bakit? Kasi sobrang yaman na ni Mang Kanor yung tindahan niya. Walang dingding, walang bubong, walang pinto, walang bintana. Picture lang niya ang kabantay. Oo nga, no? Buboy Camacho ng Alabang Muntinlupa. Merong standee na mukha niya. Grabe naman to. Hinakot daw ng mga barkada ni Mang Kanor ang laman, kaya yung Honesty Store niya, sabi ni Ming. Si Ming ang leader. Ming ang leader pala. Ming! Si Ming. Si Noel, ang antipolo, nalimas ang Honesty Store mga dahil dinaanan ng buhawi. Ay, ay, ay. Si Veronica yon, Aquino. Oh. Ayan. Hello! Good morning! Hello, good morning. Hello po, sino to? Hello. Hi, Bol. Ah, ano sagot mo? Ang sagot to, kaya nalimas yung tindahan ni Mang Kanor. Bakit? Dinadaanan ng mga ano? Baboy-rabo. Baboy-rabo? Para, okay. Ba't parang ikaw yung nakita ko? ikaw yung baboy-rabo. Ay, ay. Se. Okay. Parang ikaw yung napadaan, ha? Oh, salamat. Ayan. Okay. Ayan naman, sabi dito, kaya nalimas ang Honesty Store. Kasi daw kinain ng mga, ano, mga mababait. Sabi ni Ace John Bob ng Ford Group Hughes. Oh, ano kinain ng mababait? Daga. Bakit mabait ba yung daga? Oh, di ba yung tawag nila doon? Mabait, para hindi ngat-ngatin yung gamit mo. Maniwala ka dyan. Tawagin mo hindi, kangat-ngatin pa rin yan. Correct. Ayan sabi nga ni Harvey ng Dasma Paliparan 3 Cavite, ang nagpunta kasi sa store ni Mang Kanor, o Honesty Store, yung mga taong pinagkautangan niya, kaya hindi kasi siya nagbayad ng utang, kaya yun na, nilimas na lang nila yung pambayad utang daw. Oo, item na lang yung kinuha nila. Ayan naman. Sabi naman ni Lorraine, Miss Lorraine Flores, ayan, naubos naman ang Honesty Store. Kasi akala ng mga idol natin, paayuda daw. Ay, naku, ayan na. Miss Lorraine, alam ko, pumila ka rin dun. Nakita ano kita, may dala kang ano, kaya nga, supot ng kare-kare. Parang, kala nila community pantry ni Mang Kanor, hindi pala. Okay, ayan. Hello, idol. Good morning, idol. Idol, good morning po. Hello. Idol. Hi. Yes, sino to? Si Tikla po. Tikla. Taga-asa ka, Tikla. QC po. Okay, Tikla. Ano sagot mo? Kaya nilimas yung paninda ni Mang Kanor kasi pinamigay niya sa babae niya. Ay! Honesty Store po yun. Thank you, Tikla. Oo, binigay na lang pang ano, supply. Idol, good morning. Hello. Good morning. Good morning. Sagot mo, Elsa. Uy. Kaya na nilimas yung tindahan ni Mang Kanor. Bakit? Dahil ginantihan lang siya. Oh. Ginantihan? Bakit? Ginantihan siya. Dati siyang magnanakaw eh. Ay! Kaya pala. Ito naman, sabi naman dito ni Steven Decena, kaya nawala ang laman ng Honesty Store ni Mang Kanor. Hmm. Dahil tinapakan ng dinosaur. Okay. Mag-vitamins po tayo. Steven, Steven mag-vitamins ka. Almusal ka, brother. Ha? Idol, good morning. Morning! Good morning, idol. Good morning. Hello, sino to? Ruth ng Paranaque. Ruth! Well, ano yung sagot mo, Ruth? Nalimas kasi kinain mo lahat. Ha? Ako ba?
Ah, okay. Sumatanong pala. Akala ko ako pinagbintangan mo eh. Oo, ikaw kumain. Nagda-diet po ako. Sorry. Salamat. And sabi ni Gabriel Rodriguez, nalugi ang honesty store ni Mang Canor kasi nasalisihan siya ni Bertong Salisi. Oh. Sino po si Bertong Salisi? Pasensya na rin, Ivana, hindi kami close. Hindi ko kilala si Bertong Salisi. At saka kung kilala ko man siya, hindi ko siya aaminin at aangkinin kasi madadamay ako. Baka sabihin na si Idol Dagol Salisi. Uy, Idol Dagol, batiin muna natin to. Sino ba yan? Nakikinig sila ngayon sa biyahe. Papunta sila ng Bataan. Mga prom mech technician, sila Roberto Yagsang, si Rodney Galvez, si Brian Venezuela, si Rafi Dinieno, okay, at si Eric Magbanua. Ayan. Hello sa inyo mga idol. Ito naman mga Grab drivers na bumabiyahe. President Sito Lablizo at Vice President Jun Perdes, Joey Boy, Ferdinand Bolonggaita, Will G, Fred Nelson, Jay, Romeo, Giancarlo ng Cavite, Renz Benjamin, Alex. Ayan, sabi yan, salamat sa inyong kay Tansyong, mga customer daw niya ni paring Tansyong Rulyon. Oy, good morning, mga salamat idol. Salamat sa inyo dyan, mga Grab drivers. Basta Grab drivers! Sweet lover! Hello, gusto ko driver! Hello, gusto ko driver! Unsay gipangita ni mo sa driver? Kanang driver na sweet lover! Ay! Idol, morning! Good morning, idol! Hello? Okay. Ito, may mga sumagot sa atin. Sige, go ahead. Ayan, sabi ni Ryan Campos, kaya po nawala ang laman, yung honesty store, kasi kinuha ng mga Martian, dinala sa Mars. Okay. O, dinala sa Mars. Mag-vitamins po ulit. Nagtaga ng vitamins. Ayan. Hinakot ni Jobel ang laman ng tindahan ni Mang Canor at inuwi sa bahay nila, kaya nawala lahat. Uy, kaya pala, Jobel, okay, ha? Okay, ito. May sumagot si Aisha. Ayan, ano sabi niya? Nalimas ang tinda ni Mang Canor sa Honesty Store. Nilimas ni Kiko Kalikot at ni Idol Dagol. Hashtag love team ni Idol Dagol at Kiko Kalikot. Dako! Ay! Alam mo yung dako? Alam. Malaki. Oh, kayong least, dalawa. Malaki ang chan. Ay. Sabi ni Ricardo Mendigo, good morning rin, Ivana. Kaya wala nang laman ang store niya dahil kinuha daw ni ng kanyang other woman. Nako, ayan na. Sabi ni Rick Mendigo ng JBL. Marami pala sila kasi naubos man. Kaya nga. Dinala ng isang L3 na van. Ayan, kaya nga. Marites Espinosa, hello po. Eddie Letada, Jasmine Oreo. Hello. Maribeth, hello sa iyo dyan. Thank you. Good morning, Richard, mga idol. Richard Ramos, salamat sa iyo. And Ramos family, mga taga Cogio, Rizal, Antipolo. Ayan. Oh, okay, sige. Anong sagot mo, Reyna Ivana? Ayan nga, eto nga, Haring Dagol. Kaya nga, nalimas yung kanya mga paninda doon. Sa honesty store. Sa honesty store niya. Dahil na-raid siya. Na-raid? Oo, oh kasi nga, God. Overpricing pala yung honesty store niya. Naku, na-raid pala. As in, 10 beses yung patong. Naku, ng grabe. Paninda. Uy, Mang Canor, grabe ka, Mang Canor, ha? Yung patong mo, 10 beses. Oo, ganun katindi ka, siya. Mapanlamang sa kapwa kasi. Grabe ka, Mang Canor, kaya pala. Oh my God! Okay. Kaya na-raid na siya. Wala na siya honesty wala store. Wala na. Alam mo bakit? O bakit? Si Mang Canor talaga ano? Ay... Kaya nalimas yung kanyang honesty store. Bakit? Walang ibang kumuha, kundi... Sino? Si Mang Canor mismo. Ha? Paninda niya, tapos kinuha niya? Hindi siya honest eh. Hindi siya honest. Kaya pala. Siya mismo kumuha. Oh, siya kumain, niluto niya yung mga gulay. Oh, parang ginawa na lang pala niyang pantry niya lang talaga yun. Hindi siya honest eh. So bago pa makuha ng iba, kinuha na niya. Inunahan na niya. Hindi nga niya binayaran eh. Uy, ginulangan din niya yung sarili niya. Totoo yan. Ay, grabe naman, Mang Canor. Eh, naman yung mga idol, maraming salamat. At abayanan po ang kwento mamaya sa ating IFM Diaries. Live drama na lang po tayo. Yun, nag-iisang live drama sa radyo. Okay. At ang kwento mamaya ay tungkol kay... Ruben. Uy,
si Ruben ni po. Ruben? Oo, si Ruben ay naku, taga Cavite. Ay, Cavite rin. Oo. Uy, shout sa, out ha, sa mga tiga Etivac. Kawit Etivac. Ayun. Taga Kawit Cavite. Abangan natin ang kwento niya at ng kanyang childhood sweetheart na si Sheena. Oh. Ano kayong mangyayari sa kanila? Tutukan po yan sa ating pagbabalik. Ito pa niyong hari, diligwapo, dilitisoy, charming lang. That's me, Idol Dagong! Lock the door and turn the lights down low. Ooh, yeah. Put some music on it soft and slow. At eto naman ang nag-iisang Reyna ng Radyo. Nagwapa na, tisay pa. Reyna Ivana! Before 10 in the morning, dito po sa 93.9 IFM. Ay, ay, ay! That time check.